kayat nila akong tumakbo sa national position. Meron po lumapit sa akin, sabi nila, Inday Sara, sabi mo, ang tatay mo, tatakbong vice president, hindi siya tumakbo. Ang gusto namin, Duterte. Ang gusto ng mga tao, Duterte. Pwede bang tumakbo kang vice presidente? Hindi masyado, hindi mahirap sa akin ang naging desisyon dahil nakita ko yon na pamamaraan ng Diyos, pangalawang beses na, sinabihan ka tumakbong presidente, ayaw mo. Ito ang way para masagot ang panawagan ng mga tao na tumakbo sa isang national position. Hindi mahirap dahil ang turo po sa akin ng aking lolo at lola noon, sabi lagi, sa buhay ng tao, dapat nangunguna ang pagpapakumbaba. Kaya po, sa buhay natin, lagi tayong nauna. Sa karera natin, gusto natin, lagi tayo ang nasusunod. Pero minsan po, sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. Ang at yon sa akin ay si Bongbong Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos? Dahil para sa akin, botante ako. Ang gusto ko na taong nagpipresenta na maging pangulo ng ating bansa ay merong experience sa isang executive na posisyon. Yun pong marunong magdesisyon. Yung tao, mga tao na binibigyan natin ng problema, ang pagbalik nila sa atin ay solusyon. Yung mga governor, mayor, mga barangay captains natin, yung mga nanay at tatay natin sa loob ng bahay, sanay sila sa problema at sanay sila mag-isip kung ano yung solusyon sa problema. Hindi po ako nagkamali nung makipag-unit team o running mate ni Bongbong Marcos dahil nung una-una ko po siyang tinanong, Sir, ano ang gagawin natin? Sabi niya sa akin, Inday Sara, bago pa man nagpandemya, meron ng mga naghihirap na Pilipino. Nung dumating ang pandemya, lahat tayo apektado sa pandemya. Nalubog na sa hirap ang karamihan. Ang kailangan ng mga tao, pera. Ang kailangan ng mga tao, trabaho na magdadala ng pera. Ang kailangan ng ating mga local government units, matutong magpapasok ng mga negosyo sa mga lugar nila, magdadala ng trabaho, magdadala ng pera. Yan po si Bongbong Marcos para sa ating bayan. Bakit po unit team? Ang sinasabi namin, Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bakit po Bongbong Sara? Dahil po kami po gusto namin ipakita sa buong Pilipinas na ang kailangan natin ay pagkakaisa sa susunod na 6 na taon. Gusto po namin bigyan ng mukha ang kasabihan na in unity, there is strength. Gusto namin na makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Ako po, ang dala ko po sa susunod na taon ay ang turo po sa akin ng aking mga magulang. Wala na po silang ibang turo sa aking trabaho. Ang lagi po nilang paalala sa akin, maging matapat ka sa trabaho mo. Lahat ay pantay-pantay kung ikaw ay nagsisilbi sa lungsod ng Davao. Yun po ang dala ko sa susunod na taon. Matibay na puso na paniniguraduhin na mapayapa at masagana ang buhay ng mga Pilipino. Ang amin pong kasama po namin ngayon dito ang ating action man sa Senado, si Senator Harry Roque. Kailangan po natin siya dahil kailangan natin bigyan ng pangil i-implement po ang Universal Healthcare Law. Andito din po ang kasama namin, si Senator Jinggoy Estrada.
binigay ninyo ang pagkakataon sa amin, mainit, pagod, maaga pa, nandito na kayo, pero binigyan nyo kami ng oras ninyo. Nagpapakita.